Ang teknolohiya ay hindi na po isang maliit na minorya. Isa na siyang daan o kaparaanan na maging sentro ng negosyo. Ang mga mamimili ay hindi lamang basta-basta napapadaan o nagbabaliwala. Sila ngayon ay active producers. Eto na, ang mga matatanda o adults ay umuubos ng 15 o higit pang oras sa internet kada linggo. Ang broadband access ay lalago pa mula 55% hanggang 90% ngayong taong 2012. 35% ng mga empleyado sa buong mundo ay may internet sa cellphone sa 2030. 2 hanggang 3 Twitter accounts ang activated kada segundo. 50 million tweet or text messages kada araw. 41% ng mga may-ari ng negosyo ay nagsasabing ang Twitter ay napakahalaga para sa kanilang kumpanya. Webinars at podcast na ang uso ngayon para sa mga professionals. Ang Wikipedia o encyclopedia sa internet ay may 14 million articles na isinulat ng 75,000 writers na may 260 languages na napanood o nabasa na ng 684 million katao. Ang isang tao ay tinatayang nanonood ng 12 oras ng videos online kada buwan. Ang YouTube noon na pang-apat sa most visited site, ngayon ay number 2 na. Sumunod sila sa Google, ngunit iisa lamang ang may-ari ng YouTube at Google. Ang Facebook ay may 500 million members. At 350 million dito ay active araw-araw at dumadami pa. 65 million sa Facebook users ay nag-a-access sa kanilang cellphone. Ang Facebook average user ay umuubos ng 55 minutes kada araw. Ang Facebook ay may 70 translations sa iba't ibang lengguwahe. Ang mga consultants at marketing professionals ay mas active din sa paggamit ng social media. 83% ng mga kumpanya ay gumagamit ng Facebook. 700,000 ng mga negosyo ay gumagamit ng Facebook. Pwede rin gumawa ng mga fan pages at pinakamarami ay umabot na ng 5.3 billion fans. Magkano ang halaga ngayon ng Facebook? $7.6 billion na aksidente lamang na sinimula ng isang estudyante sa Harvard University. Social media ang number 1 na ngayon sa internet. Sa tingin mo ba, libangan lang o pauso ang social media? Mag-isa ulit. Welcome sa Social Media Revolution.